Hello mga Ma'am Shi and Dad Shi, another day, another vlog. So ito na yung part 2 ng aming Star City. Ito na yung ride na sasakyan nila, yung fun swing na pwede sa mga bata. Pero parang nag-aalangan ako kaya tinawag ko si Daddy Ariel. Di rin ako sumasakay ng rides guys, di ba? Sayang yung aking entrance fee. Dahil medyo mahina ang puso ng Mami Yuki nyo kaya hindi talaga ako pwede sumakay sa mga ganyan at ginugulat. Ahit ayaw ni Daddy Ariel nyo, ayan to the rescue siya sa mga bata. So pumunta muna ako dito sa kabilang side para panoorin to. Parang walang pinagbago dito sa Star City kahit nasunog siya. Parang yung ayos niya, same na same pa rin, pero nagdagdag na lang sila ng mga ibang attraction dito. Tapos mag-swing ng mga bata, eto inakyat ko sila sa third floor or second floor. Dito yung mga playground na pwede sa mga kids, yung medyo baby pa, toddler, ganyan, na hindi pa pwede sumakay sa rides. Kaya kahit paano, mag-e-enjoy din yung mga bagets. Ayan, nag-play-play na sila ng padulasan. Age ni Nathan na 7 years old at wala pang 42 inches, marami po siyang masasakyan. Kay Ate Chloe naman, medyo nag-alangan na siya sa mga pambata. Medyo konti lang yung mga sinakyan na rides ni Ate Chloe. Kaya dito na lang sila nag-enjoy sa padulasan kasi may ugali to si Nathan kasi BFF niya talaga si Ate Chloe niya. Pag hindi niya kasama, super nalulungkot siya. So lumipat kami dito sa carousel. Habang hinihintay ko silang matapos, eto yung sasakyan ng mga anak ko. Nakapila pala sila dyan. Ayan o yung mga nakatalikod. Wala nung na-vertigo ang Mami Yuki nyo. Kahit yung ganyang simpleng rides, hindi ko na masakyan. Parang nabubuhay ulit yung aking vertigo. Ang hirap no. Pero kahit ganun, super enjoy yung mga bata at enjoy din kami ni Daddy Ariel at nakikita namin masaya yung mga anak namin. O tara, mag-ikot tayo. Kung mahilig kayo sa ganyan, meron din silang mga pakuha ng stuffed toys. May mga ice cream, milk tea, takoyaki. Kung ano nung pagkain guys, bawat palapag meron at hindi sila ganun kamahal magtinda. Kaya afford na afford. Ayan, may popcorn pa nga o. Oh. Tender juicy hotdog. Meron din tayong potato corner at buko juice. Sa gutom sa kakahabol at kakaikot, eto bumili na ako ng tender juicy hotdog 50 pesos, takoyaki na 75 pesos, ayan. Di ba mga mamshi, yung price range nila hindi naman ganun kamahal kaya talagang enjoy dito mamasyal. Wala na akong takoyaki na kinakainan dito sa bahay namin or malapit dito sa bahay namin, sobrang sarap niya. So eto, itatry natin yan. Mahilig ako sa takoyaki, ang init pa, and kanina blockbuster yung pila dyan, kaya hindi ako makabili agad. Nung nakita ko lang tao, ayan, napabili na ako. And masarap siya, ha? In fairness. Dalawang chikiting na pagod na rin. Eto, nagpabili sila ng Magnolia Chocolate Ice Cream. 35 pesos lang yan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Eto si Ate Yumi, o, oh, yung soft ice cream 30 pesos. Kaya pwedeng-pwede talaga mamasyal dito. Hindi na kayo mag-alala na kung baka mahal yung entrance as mahal pa yung food. Ay, hindi naman. Tapos to sa bago nilang attraction, yung Dinosaur World. Nakaka-amaze, no, na makita yung mga ganyang itsura. Hindi ko kabisado yung mga pangalan ng dinosaurs, pero yung mga batang mahilig sa dinosaurs, alam na alam nila yung mga pangalan ng bawat isa niyan. And kung iisipin natin, no, na buhay tayo ng panahon ng dinosaur, naku po, Diyos ko po, baka naman naapakan na tayo, kinain na tayo ng dinosaurs. Kaya kung may mga anak kayo na sobrang hilig sa dinosaur, dito lang sulit na at kasama na siya sa entrance na binayaran natin. Ito naman sa area na to, kung hindi kayo mahilig mag-ride, sas mahilig kayo kumuha ng mga ganyang stuffed toys, 10 pesos lang ang per token, parang yung isang laro, dalawang token, tatlong token. So ayan yung mga prices na mapapalalunan nyo. Ang gaganda ng mga stuffed toys, no, at ang lalaki pa. Yung mga bagets, nag-aaya dito na maglaro, pero sabi ko wag na kasi every time na naglalaro kami ni Daddy Ariel, medyo malaki na ubus namin pero wala naman kami nauwing laruan. Eto naman yung isang rides na nasakyan ng dalawang bata. Pagkatapos niya, nag-carousel pa uli. And eto, pinagbigyan na nga namin. At nangungulit. Gusto niya daw ma-experience. So siya, o sige na. Nagbayad kami dyan ng tatlong token or 30 pesos. And nanalo siya ng maliit na keychain.
Kung talaga mahilig maglaro niya kahit magkano inuubos nila, okay lang basta makuha nila yung malaking stuffed toys. Para kami ni Daddy Ariel, practical at wais. Gaya nga sabi ko sa mga anak ko, kung gusto niyo rin naman ng ganyan, bumili na lang tayo. After niya, malapit na rin naman kami sa Okada. Ayan, first time nila dito, kaya dinala na namin para makapanood sila ng Fountain Show. Pasensya na guys kung naka-fast forward tayo ha, kasi baka makapiright po tayo. Sabi ko doon sa dalawang anak ko, kapag nag-white na yung fountain, humarap sa akin para mapicturean ko sila ng maayos yung medyo maliwanag. Thank you so much din pala Ate Marge kasi birthday niya po, kaya ayan, nilibre niya kaming lahat, lalo na yung mga bata, para mag-enjoy at nag-ukada kami para dito na lang daw mag-dinner at mapanood na rin ng mga bagets itong fountain show. Ayun, lahat naman sila at pati kami nag-enjoy. So thank you so much, Ate Marge and Kuya Obe!